Ko, nagkamali niya ako. Sana hindi talaga ako naliwala na pwedeng ano yun eh. Naka-bitch ako eh. Ilang beses ako nag-bitch. Panigagang kwentuhan na naman po tayo. Isa na naman kamadam natin ang humingi ng tulong this oras ng gabi. Kaya pag ginawa natin siya ng paraan para magkaroon ng schedule. Kung nabasa niyo po yung combo namin ni Madam kanina, ang tanong niya is kung magagawan pa daw ng paraan ba yung kanyang hair. Dahil merong isang stylish na sumubok iriba ng buong Madam kaya nag-damage. Laging tandaan, alamin muna ang history nito or history ng kanilang hair para malaman natin kung anong proper na kailangan ilagay sa mga buhok ng ating mga kamalam. Ang unang procedure na ginawa natin kay Madam is nag-trim tayo ng kanyang mga hair na na-damage. So, totoo lang is napakadaming damage hair niya. Pero ang ginawa natin is nag-save tayo ng pagkakapitan ng hair extension niya. And yes, nagagay tayo ng hair extension para naman magkaroon ng bagong looks ulit ang kanyang main hair. Ito na yung result ng trim natin kay Madam. Kung makikita niyo, ang taas yung part na pinakamaiksi. Pero syempre, nag-save pa rin tayo ng pagkakapitan. So, proceed na tayo sa paglalagay ng hair extension. Itong extension na to is yung extension na nilagay namin before kay Madam. Tama-tama po ang texture na extension na ilalagay natin sa naging outcome doon sa buhok ni Madam after ma-damage. Near on the process po ang ginawa natin para mataas po yung ma-cover up natin sa na-damage na main hair ni Madam. Ulitin ko po, hindi po ako ang nakadamage sa buhok ni Madam. Tayo po ang tumulong kay Madam para maibalik ang confidence niya dahil sa mga na-damage na part ng kanyang main hair. Sa mga kapwa kong hairstylist, laging tandaan, tanungin muna history ng buhok ng ating mga client para makaiwas tayo sa mga gantong senaryo. Huwag tayong mahiya or mag-usisa, lagi tayong magtatanong dahil dito natin makikita kung ano yung proper na pwede natin ibigay sa ating mga kamalam. For the final look, in 3, 2, 1!